Sinampahan na ng kasong murder sa Provincial Prosecutor's Office ang isa sa anim na mga sospek sa nangyaring Kabakan Massacre noong August 29, 2020 sa Kabakan, Cotabato. Sa naging panayam ng Brigada News Team kay Cotabato Province NBI Head Romeo Cotingho, matapos ang kanilang ginawang malalima na investigasyon, ay natukoy na nila ang isa sa mga sospek na kinilalang si Marjorie Janina Agabao Resurrection, Chief Division Planning Officer ng Bureau of Fire Protection na nakabase sa General Santos City. Ang suspect ay positibong itinuro ng mga witness. Sa ginawang cartographic sketch naman ng SOCO, ay positibo rin siyang itinuro ng 7 taong gulang na batang lalaki na nakakita sa kanya sa lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen. Ang mga witness ay kasama rin sa mga naharang ng grupo ni Resurrection. Matatandaan na walang awang pinagbabaril ang siyam na mga kalalakihan sa likod ng University of Southern Mindanao, Kabakan. 8 sa 10 na mga biktima ay patay on the spot, habang sa ospital na binawian ng buhay ang 17-anyos na lalaki na si Nasir Giaman Abdu. Ang mga biktima ay sina Kong Kalilangan 35-anyos, Saganding Cylon 30-anyos, Ben Ladin Dimanalaw 25-anyos, Romeo Balatamay, Katindig Cagayamon, Fahad Mandingan, Jakaira Lipusan at si Giaman. Pareho mga residente ng Kabakan. Habang ang suspect naman ay asawa ng namatay na hepe sa Carmen Municipal Police Station sa Carmen, Cotabato na si Police Major Joan Resurrection. Napatay si Police Major Resurrection nang hinabol ng kanilang team ang mga suspect sa pagpatay at pang-hold up sa isang Indian National noong August 25, 2020. Tinamaan sa dibdib at kilikili si Resurrection dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Ito si Brigadang Lizelle Anyon Banga in the heart of changing life. 97.5 Brigada News FM, Kidapawan, the Music and News Authority.